Katotohanan patungkol sa pagkakulong ni Bong Revilla lumabas na, mga sangkay, na isa lamang po itong proyekto ng mga dilawan panggigipit sa politika. Sa video na ito, mga sangkay, babalikan po natin kung papaano binangga ni Bong Revilla si Noynoy Aquino noong panahon ng Aquino administration, na maraming revelasyon dito, mga sangkay, ang nakatago at hindi po alam ng mga Pilipino, kabilang na po dito ang pagsundo sa kanya ni Boy Pickup. Gusto niyo bang malaman kung sino si Boy Pickup? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Hello, what is up, mga sangkay? This is me once again, Sangkay Janjan. Muli pong nagbabalik para sa panibago natin pag-uusapan na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Kamusta po lahat ng ating mga kababayan simula po sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na palagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-like and follow din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat po ay grupo ng mga kabataan na solido pong pro-government. At sa walang pagtatagal, mga sangkay, umpisahan na po natin ito. Tara! Noon pa man, mga sangkay, ay natutunugan ko na si Bong Revilla ay isa lamang pong biktima ng mga dilawan. Biktima po sa politika. Iba't ibang klaseng mga kasalanan pag nanakaw sa kaban ng bayan ang isinampang kaso sa kanya, na humantong nga po ito sa paghihimas ng rehas sa panahon po ng Aquino administration. Si Bong Revilla po ay nakulong sa mga kasong hindi pa naman po talaga napapatunayan. At matapos po ang ilang taon, lumabas po ang katotohanan. Tuluyan na pong ibinasura ng Sandigan Bayan ang mga reklamo dahil po sa kawalan ng mga ebidensya. Parang katunog ito, mga sangkay, yung mga isinampang kaso sa mga Marcos, wala rin din po yung mga ebidensya, kaya wala pong napatunayan. So ganun din po ang nangyari kay Bong Revilla. Para po siyang napaglaruan sa politika, pinaghimas ng rehas sa mga paratang hindi pa napatunayan at dinidinig pa. Subalit ngayon, mga sangkay, tuluyan na pong ibinasura ng Sandigan Bayan ang 16 counts ng graft versus Bong Revilla. Nagpasalamat po dito si Jolo Revilla, at ayon po sa kanya, justice is served, the truth always prevails. Ang Malacañang naman, mga sangkay, ay nagbigay ng statement na talagang ang batas sa Pilipinas ay kahit paano gumagalaw na. Nagpasalamat naman po, mga sangkay, si Senator Bong Revilla Jr. matapos po ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang mga kaso laban po sa pagkakaugnay sa pork barrel scam, na ayon po sa kanya, the truth has come out, now I can move forward. Sa kabila ng pagwasak sa aking pangalan at pagkatao, hinarap kong lahat ng buong buo dahil alam kong hindi mababago ang katotohanan, ako ay naging biktima lamang ng masamang politika. Ito rin po ang aking pagkakaintindi, mga sangkay, nung ilagay po siya sa rehas, na tila baga may kababalaghan po ang nangyari kay Senator Bong Revilla. Pagtungtong ni President Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas, isa po sa nangyari sa kanyang pamamahala ay ang napalaya ang mga political prisoner. Napalaya po si Bong Revilla dahil ang kasong isinampa sa kanya ay hindi pa naman talaga natutuldukan. Ito ay patuloy pa rin pong dinidinig at naghihintay pa rin po talaga ang Sandigan Bayan ng tunay na mga ebidensya. So tama lang naman, bakit ikukulong ang isang taong hindi pa naman talaga napapatunayan ang mga isinampang kaso sa kanya? Kakalungkot mang isipin, mga sangkay. Subalit, kaawa-awa po talaga ang nangyari kay Senator Bong Revilla, dahil ang nangyari sa kanya ay hindi po katulad kay Laila De Lima na maluwag sa selda. Na si Senator Laila De Lima, mga sangkay, ay nagagawan pa rin pungkunan ng panig statement nitong mga dilaw na media. So sana all, no, si Laila De Lima nakakulong, pero nakakagawa po ng mga statement na lumalabas pa po sa mainstream media. So ang katanungan dito, papaano nga ba nangyari na nakulong ang Senador Bong Revilla? Nagsimula po ito, mga sangkay, nung ma-impeach ang butihing Supreme Court Justice Renato Corona, na ayon po sa lumalabas ng mga report, mga sangkay, mayroon pong mahalagang misyon dito si Renato Corona pagdating po sa Hacienda Luisita. Kaya naman mahalaga po ang boto ng mga senador sa impeachment complaint na ginagawa noong panahon ng Aquino administration. Si Renato Corona ay isa sa mga matapat na Supreme Court Justice. Kaya naman, mga sangkay, naipit po siya noong panahon ng Aquino administration sa impeachment complaint, mga sangkay. Nakiusap po dito si former President Noynoy Aquino kay Bong Revilla at marami pa pong iba, na ang isa po sa kaganapan, mga sangkay, ay ang pagsundo ni Boy Pickup, na isiniwalat po ito ni Bong Revilla sa Senado. Si Boy Pickup ay si Mar Rojas, ang nag-iisang politiko na kumakain sa baso
at umiinom sa plato. Nakunan pa po ng larawan ni Bong Revilla kung papaano po siya sinundo ni Boy Pick Up. Ito raw ang litratong kuha mismo ni Senator Bong Revilla kay DILG Secretary Mar Rojas nang siya'y sunduin at ipagmaneho mismo nito kalagitnaan ng Corona Impeachment Trial noong 2012. Sinundo po si Bong Revilla at dinala po sa mismong harapan ng dating Pangulong Aquino at pinakiusapan na kung pwede, ibalato na sa kanya si Chief Justice Renato Corona. Matapos ang ilang buwang pananahimik ng salita na si Senador Bong Revilla. Ang pakikialam umano ni Pangulong Aquino sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Mismong ang presidente nakiusap sa kanya na ibalato na lang sa kanya ang kanyang boto para mapatalsik si Corona. Kinuha ko po yan gamit ang aking cellphone nang ipagmaneho ako ng aking driver na si Boy Pickup, Secretary Mar Rojas. Pinakita niya rin ng isang plakang number 6 na pang cabinet secretary. Inalas daw ito ni Rojas bago sila bumiyahe at tinago sa loob ng kotse. Ipinatanggal niya ang kanyang plaka. Pinaupo ako sa likuran at pagkatapos noon ay umalis na kami patungo sa Malacanang. Ako ay nawirduhan sa mga nangyayari. Nagulat ako nang sinabi sa akin ng presidente, "Pare, parang awa mo na. Balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach. Magtulungan tayo, Senador. Dinidiktahan ako ng Pangulo. Tama po ba na habang nililitis ang dating Chief Justice na si Renato Corona ay kailangan makialam ang mismong Pangulo ng Republika sa isang prosesong legal na dapat ay independyente?" Isiniwalat din po dito ni Jingo Estrada na hindi lamang pala si Bong Revilla ang sinundo ni Boy Pick Up o Mar Rojas. Maging siya daw po ay dinala ni Mar Rojas sa dating Pangulo ng Pilipinas at ganun rin po mga sangkay pinakiusapan na ibalato na lamang po si Renato Corona. Kung sinabi ni Senador Jingoy Estrada na pinagmaneho rin siya ni Rojas para sa kaparehong meeting kay Pangulong Aquino. Sa pagkakataong ito mga sangkay, unang bilangga ni Bong Revilla ang Pangulo ng Pilipinas. Ngunit, nanaig pa rin po talaga ang sinasabing pagbalato kay Renato Corona. Dahil majority sa mga senador ay bumoto po na makonvict si Renato Corona. At ang nanindigan lamang po dito na isalba ang butihing Supreme Court Justice at maacquit ay si Senador Joker Arroyo Miriam Defensor Santiago. At ang pangatlong bumoto na maacquit si Renato Corona, walang iba kundi si Senator Bongbong Marcos. Lumipas po ang panahon. Ang nangyari kay Renato Corona mga sangkay ay nangyari rin po kay Bong Revilla. Sa panahon pa rin mga sangkay ng Aquino administration, nag-umpisa mga sangkay noong amoy na amoy ng pamahalaang Aquino ang pagtakbo ni Bong Revilla bilang Pangulo ng Pilipinas. Sa darating sana na 2016 election, nung matunugan ito ni Bong Revilla na matutulad po siya sa nangyari kay Renato Corona, ay dito na niya naisipan na isiwalat ito sa harap ng mga senador sa Senado. Kaya ko po ito sinabi ngayon ay dahil sa isang matinding pangamba. Hindi ko po maalis sa aking isipan na kung nagawa ito ni Pinoy kay CJ Corona, ay maaaring gawin din niya ito na impluensyahan ang Ombudsman at Sandigan Bayan laban sa amin para lamang mabuo ang kanilang planong wasakin ng inyong lingkod at mga taong sa tingin nila ay magiging tinik sa lalamunan nila sa 2016. Isiniwalat niya mga sangkay kung papaano po siya iniipit ng Aquino administration at kung papaano nilalaro ng mga dilawan ang politika sa ating bansa. Subalit, kahit isiniwalat niya po ito sa Senado, hindi pa rin po napigilan ang plano na ilagay si Bong Revilla sa rehas. Subalit, ang mga isinampang kaso kay Bong na umaloy pagnanakaw sa ating kaban ay hindi pa rin po talaga yon napapatunayan. Ibig sabihin mga sangkay, gamit po ang kapangyarihan ng mga nasa taas noong unang administrasyon, ipinakulong si Bong Revilla kahit wala pong mga ebidensya ang mga kasong isinampa sa kanya. Napaglaruan po siya ng nakaraang administrasyon at pinaghimas ng rehas ng mahabang panahon. At ngayon mga sangkay, lumabas na po ang katotohanan na si Bong Revilla ay talagang malaya na. Dahil mahaba rin po palang panahon na naghintay ang Sandigan Bayan na mag-submit ng mga tunay na ebidensya ang mga nagparatang kay Senator Bong Revilla. At lahat ng kaso ngayon na isinampa sa kanya ay tuluyan na pong naibasura. Dahil si Bong Revilla ay isa lamang pong biktima ng isang maruming politika sa Pilipinas. Gamit po ang mga naninilaw na opisina sa ating gobyerno. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless!